Yan ang ating simpleng kulungan. Sukat pala ng ating parawing pin na ito na simple. Ang lapad nito ay 70 inches. At ang haba naman niya ay 7 feet. Yan. Napapansin niyo mayroong mga ganito. Yan. Umiikot kasi yan siya. Malikot itong bawi na ito eh. Kaya ako nilagyan lang ganitong kahoy. Para pag gusto niyong umikot, kasabit siya dyan, hindi siya makakaikot. Ito. Kahoy natin na ito, bangkal lang. Alam niyo yung kahoy na bangkal. Bangot lang yan. Ginawa natin ng paraan para hindi niya makain. Hindi niya mapuspos. Nagyan natin ng bakal. Nakita nyo, matibay na. Hindi na makain. Tapos yan. Yan. Simple lang yan. Ito pala yung mga kahoy na sinira ni, ano, galing sa bahay na nasira ni Udit. Ginamit ko na lang dito. Yan sa ano yan eh. Sa hulog ng bahay ko. Hindi ko na muna pinabalik. Magastos, magayos. Dito ko na lang nilagay sa kulungan ng baboy. Sunod na lang ako magpagawa ulit ng hulog ng bahay. Nahin natin muna itong negosyo. Okay, yan. Ito naman yung isang simpleng kulungan ng baboy. Yan. Ito. Yan. Okay, kita niya. Tapos yun yung pakainan niya. Yan. Ito talaga, simpleng. Bilog na kahoy lang ito ang ginamit ko dito. Yan, ilagyan ko na rin siya ng painuman. Jag na sira. Yan. Mapapansin nyo, sabi. Yan. Ito kung mapapansin nyo. Inildingan ko ng bakal. Tapos dito sa labas, was lang. Yan. Dito mapapansin nyo, puro bakal lang nalagay ko. Madali kasi maubos nila pag kahoy lang dito. Pinakagat-kagat nila. Ayan. Ang taas naman pala nito ay 15 inches. Simula dito sa flooring hanggang dito sa unang balagbag na kahoy. Pakainan nila yan, ganyan lang. Kailangan medyo makinis pero hindi naman masaktan yung kanilang usok. Saka medyo mataas. Okay, yan lang pong ating ipapakita ngayon.